Siya si Nanay Elena Sulok, 79 years old, at kasama niyang naninirahan at namumuhay dito sa gitna ng kabundukan ang kanyang asawang may sakit na si Tatay Rogelio Sulok, 78 years old din, at sila lamang dalawa ang magkasama araw at gabi. Umaasa na lang daw po sila kung magkano at ilan ang binibigay ng kanyang mga anak. At sabi pa niya ay hindi daw siya magsasawa na mag-alaga dito sa kanyang asawa na si Tatay Rogelio Sulok. Kaya narito ang tampok ng bidyong ito. Tunghayan natin at ating panoorin at ng ating malaman ang kwento ng kanilang buhay. Good morning mga Kagilang Bukid, no? At for today's vlog ay may pupuntahan tayo na dalawang matanda daw na kawawa na daw yung kalagayan nilang dalawa at wala nang nag-alaga sa kanila dito. At pasensya na kayo guys, no? Unexpected vlog po kasi ngayon, kasi nandito ako sa bahay nung kumpare ko, kung naalala nyo si Frankie. Yan yung pinupuntahan namin bahay. Naalala nyo siya, nandito kami sa bahay nila, tapos may sinabi nga si auntie, yung mama ng asawa ni Frankie. Yan, at puntahan muna namin guys. Yan, papakita ko sa inyo yung lugar kung saan kami dumaan at saan yung pupuntahan namin guys. Nandito nga pala tayo ngayon sa ano, sa barangay. Saan barangay nito? Barangay San Agustin, Santa Maria Davao Occidental guys. Kasi nandito pa ko ngayon sa lugar nila misis. Nandito sa pinagtatrabuhan niya. Yan guys. Nandito kami ngayon. Ayan. Papunta na kami sa bahay ng dalawang matanda. Duhan lang sila, te. Yan, samahan nyo kami guys at kita-kits doon mamaya sa ano, kung sa pagdating namin doon sa bahay ng dalawa. Yan. Kasi tipid tayo ngayon sa ano. Ay, muna, te. Ay, nandito na pala tayo. Dito na pala tayo guys. Dito na pala yung bahay ni... Ay la. Ay si Lola. Ito ba si Lola? Pwede mo muda yun la. Na. Ah, daming aso nila dito. Ano, may wheelchair pa guys. Ay na si tatay. Nandito. Kamo ra do hatir. Kanso pangalan ni mo te? Elena. Elena. Elena Sulok. Sulok? Elena Sulok. Ilang edad niya? Mag 70 ni binakbaro. 79 years old na daw guys. Okay na. Ah, sige, okay. Thank you. Tapos doon na lang mudari karon. Ni ako pa ni namatyan ni palaya. Mo gid ato imong niya kay katong dati nagingon siya nga mo lagi daw tulo daw mo dere wa mo ko kanto tong mga time nga kun kay nabisi po tong bisi mo dere nana. Dan mga kuan. Nya yung mga panginabuhi andre te. Wala in taon. Kun ay panghatod sa mga bata basta wa nami konsumo magtawag ang akong anak diha sa Raymond na diha sa Blue. Tawag na sa kapatagan kay to dito ni trabaho ang akong anak na babae. Minyo na punto. Kay mga minyo na. Ah, bali ko na lang nagpuli-puli na lang sila pag kanang nay mga nanglan niyo dari. Maura bitaw. Mina, unsa na sa ikuan? Di na mika, di naman ni ka bago
bakod. Nakabangon ba? Saan siya na stroke? Kuan siya. Namatay ng tikas siya. Toy ha? Siya, mukhaon, paydaon. Malibang di ano siya. Bila edad ni tatay, nay? Magkuan na ni. Si Tintay. Utso na siguro siya po. 78 years old. Guys, pasensya na kayo guys. Mag-Bisaya muna kami Ulang ngayon ako. Guys. Kasi nandito kami sa ano Bisaya area kasi ito. Ay, bali, taga Kaulo mo. Ano? Kaulo, yung tribo nila, mga katutubong Kaulo. Dito sa bayan ng Davao del Sur. Ah, Davao Occidental naman yun. Occidental, Davao Occidental. Pwede na, matanaw si tatay, Dara. Pwede. Ayan, kuhan. Ito eh. Uy. Ayaw, Toy, ha? Diba si Ansot siya? Sige lang. Ayaw, ha? Ayaw, Toy. Tanaw lang ko, Toy. Ayaw na, ha? Nanay, sige na yun ang mga tambal, Toy. Matambal sa mga. Pero, sa una na, daghang tambal yung ito, ma. Pero lili na makuha. Nagpatsikap po niya siya. Sa iyang mga anak po, manipasikap. Ngao na mo. Man, niuto na. Gusto din yung konsay, kuhan niya ba? And guys, ito po si tatay. Ano pangalan ganyan ni, te? Pangalan? Rogelio. Rogelio Sulop. Sulop. Ito guys, si tatay Rogelio Sulop. Lang, hilak. Yan, umiyak po si tatay, guys. Hilak na yung anak na siya. Ito po yung ano niya. Tagad saya. 78, no? Ay, ila? And guys, umiyak po si tatay. Ganyan daw po kasi siya pagka may mga taong ano sa kanya, guys. Uy, yung si tatay, uy. At sa puntong ito, ay halos maiyak na rin ako. And guys, dalawa lang dahil po sila magkasama dito. Ayan, sa matanda. Si Nanay, ang sakit pangalan, sabla? Nanay Elena, yan. Nanay Elena Sulop. Ayan. Dalawan lang sila. Dalawan lang sila magkasama dito. Ayan guys, umiyak po si tatay. Kakaawa po yung sitwasyon nila dito. Bali guys, kakamatay lang daw po nung ano nang kasama pa nilang isang matanda dito. Bago lang daw na ano. Bag niyang si Mana rate, Ayla. Namatay? Wala pa nagbulan. Atong hindi pa daw umabot ng isang buwan, guys, yung matay yung isang kasama nilang matanda dito. Yun. Si Tatay Rogelio. Rogelio Sulop. Nani rin sa dili ni sa gabanig la? Wala ni sa magbanig kay igang no? Init. Yes, ito po yung ano, inayos daw nila. Kinsa nag-ayo aning balay la? Ha? Kinsa nag-ayo aning balay ninyo? Anak na ako si Juan. Inayos daw po ng anak nila. Ayun, ito. Kugon po yung ano, yung bubong guys, kugon tsaka dahon ng niyog. Lubi man nila no? Oh, paud sa Bisaya guys, paud yung tawag. Tapos inalalayan na lang ng trapal diyan sa gilid, yan oh. Para hindi papasok yung ulan kapag malakas, lalo na pag malakas yung hangin. Pinagtagpi-tagping ano na lang guys. Para lang may masiluan yung dala. Tapos ito, open to guys, bali open ito, ano? Open. Ayan. Kasama natin si ate pala yung nanay. Ito yung ano nagturo sa atin guys yung ano. Yan salamat kay ate at napadpad tayo dito. Para makahanap tayo ng tutulong kay tatay sa kanila dito ang dalawa. Kasi dalawa lang sila guys. Mag-asawa mo lang no? Dalawa lang sila mag-asawa. At ulitin ko guys no. At kung sino pala yung may mga maluluwag. May medyo maluwag yung mga bulsa natin dyan guys. Kahit pa piso-piso. Ayan. Basta marami kayo guys, basta galing sa puso guys.
Abot din ng mga ilang daan at ilang libo din yan para sa mga pangangailangan nila Lola Elena at saka Tatay Ruelio dito. Yan. Lalo-lalo na sa financial nila, wala nang maghanap buhay para sa kanila dito. Dalawa lang sila, matanda. Ayan, umasan lang sa mga anak na may mga pamilya na rin at nasa malalayong lugar yung iba. Tapos magpapadala dito para may makain yung ano nila, yung mga yung mama at saka papa nila, guys. Saka ang malayo yung ibang anak nila, guys. Malayo, nasa malayong lugar sila na lang dito. Bali, inayos lang daw ito yung ano, bagong ayos lang daw itong bahay para may masilungan silang dalawa. Ayan. Nabutan namin si nanay doon. Maglalaban na sana buti. Medyo malakas kami, mabilis kami maglakad. Ayan. And guys, sa mga ano pala, ayun. Sa mga sponsor natin dyan, ayan. Ito po si Nanay Elena. Tsaka yun, si Tatay. Ando nakahiga. Yun, si Tatay Ruelio. And guys. Sulop, yung apelido nila, guys. Mga katutubong kaulo, ayan. Mga kababayan natin katutubo dito sa Barangay San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental, guys. Ayan, guys, kita-kita susunod. Ilang yung balhina lang ni. Awa. Okay, kuan. Maay ko Indonesian po si Glenn sa kuan bumbumay. Ah, si Glenn siya kanang nagkuan sa saging. At yaan, saging. Palagi mahuman kay. At yun na nga mga kagilang bukid at pauwi na tayo, guys. Pasensya na kayo dun sa ano, hindi ko na binidyo, guys, hindi ko na kinuhaan yung kung magkano yung iniwan namin kananay kasi napakaliit na ano lang talaga. Pasensya na kayo, wala muna tayong, wala muna kasi akong ano ngayon. Kaya yun na lang muna binigay ko kay Lola para may kahit pambili sila ng kape, asukal, yung mga ganyan, guys. Or pang-ulam ba nila yun. Pero promise, guys, babalikan natin yan yung dalawang matanda. Yan, guys. Yan, kasama pa rin natin sila, ate. Salamat kina ate at tinuruan nila tayo. Yan dito, kung saan yung lokasyon ng dalawang matanda na si nanay at saka si tatay na stroke, naka-stroke. Yung dalawa sila ng kanyang anak, guys, yung kasama natin. Yan. La, la. La. La, di ako tama ko. Nay lubi. Kanang nay ka hingi babag. Sige daw inaya lang. Ah, dili. Di amba. Yeah. Op. Op. Diyan. Ah, tatalon, yun. Guys, nandito kasi ito sa gitna ng mga ano. Dito sa kasagingan. Yun na nga, guys, no, at maraming salamat sa panonood. Ayan. At uulitin ko, guys, kung sino man yung may mga maluluwag-luwag na bulsa dyan, kahit 5 piso, guys, ipunin natin yan para dun sa dalawang matanda para sa pangangailangan nila araw-araw at sa mga gamot na iniinom nila. Yun. At ilalagay ko dito, guys, yung GCash account natin. Para hindi na kayo kung saan kayo PPM, pwede rin kayong tatawag, ganyan. Pwede din kayo dito tumawag na number. Yan, para sa mga personal ano ninyo at kung gusto niyo makita mismo si Lola at saka si Tatay. Yun, ilalagay ko dito, guys, para sa contact. Ayan, para wala nang ibang dadana, itong number na lang na to. At maraming salamat ulit sa panonood, ayan. At kung bago ka pa lang dito sa aming channel, guys, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Please like and share. At like, guys, palike sa ating video. Ayan. At pakishare, kahit isang share, guys, para mas marami makakita ng ating video.
at kita-kits sa susunod na kabanata ng ating pagbablog dito sa ating podcast charity, guys. Ay, maraming salamat at peace out.